Maligayang pagbabalik sa tuklasin mo, Movie Recap. Ngayon, ikikwento ko sa inyo isang 2015 romance thriller movie na pinamagatang Hidden Wrath. Ang pelikulang ito ay puno ng suspense, drama at paghihiganti. Ito ay pinagbibidahan ng dalawang nag-iibigan na si Nayod at Buwa. Si Buwa ay magandang binibini, subalit siya ay pipi. Kikidnapin siya ng mga siga sa bayan upang siya ay gahasain at pahirapan. Magagawa nga kaya siyang mailigtas ng kanyang kasintahan dahil ang kanyang kasintahan ay nabihag din. Iyan ang sabay-sabay nating tutuklasin. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. Ang magkasintahan na sina Parn at Bush ay mabilis na tumatakbo sa isang ilog. Sila ay hinahabol ng mga siga sa kanilang bayan. Ito ay sina Chong, Lek at Fett. Habang sila ay tumatakbo, sinabi ni Bush sa babae na magtago sa mga palumpong habang siya ay nagpapahabol sa mga lalaki. Nagtago din siya. Sinabi naman ni Chong kina Lek at Fett na hanapin ang lalaki. Maya-maya, napansin nilang katawan ng isang lalaki na nagkukubli sa likod ng isang puno. Mabilis niyang hinampas si Parn, ngunit ito ay agad na nakailag. Sinipa nila ito ng paulit-ulit habang ito ay nakahiga sa lupa. Pinapanood ng babae na bugbugin si Bush. Napansin siya na isang siga kaya mabilis siyang pinahabol ni Chong. Nadapa naman siya dahil sa kanyang pagtakbo. Dahil dun, nahuli siya ni Lek. Napataob niya si Lek saka siya mabilis na tumakbo at nagtago sa isang malaking puno. Nakita ni Chong at Fett ang nakahandusay na si Lek at agad nila itong itinayo saka sabay-sabay nilang hinanap si Parn. Maya-maya, nakita ni Chong si Parn sa pinagtataguan nito. Kinuha siya ni Chong saka ibinigay sa dalawang lalaki. Pilit nila itong sinasanda sa puno saka inaalis ang kanyang pang-ibabang damit. Agad namang sinipa ni Parn ang kanyang ari. Dahil sa galit ni Chong, kumuha siya ng isang kahoy sa kanya ito sinaksak hanggang sa ito ay mamatay. Nakita sila ni Bush sa kanya inatake ang tatlong lalaki para iligtas si Parn. Kumuha siya ng kahoy saka inatake si Chong. Ngunit mabilis naman siyang napatumba ng dalawang lalaki kaya napahiga siya sa lupa. Saka siya sinipa na sinipa ni Chong. Nang sa tingin ng mga siga ay panalo na sila sa laban, tiningnan ni na Parn at Bush ang isa't isa. Saka inalala ang masasaya nilang alaala hanggang sa huling sandali. Sa ngayon, mayroon pang magkasintahan na nagngangalang Yod at Buwa. Si Buwa ay isang pipe. Nagkasama sila sa isang ilog para manghuli ng mga isda. Nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng mga sign language. Habang sila ay papauwi, dalawang tambay sa daan, binato ng unano ang ulo ni Buwa. Bago pa sila mahuli ni Yod, mabilis itong nagsitakas. Iniuwi ni Yod si Buwa sa kanilang bahay. Nakita ng ina nito ang sinapit ng dalaga. Sinabi naman ni Yod ang nangyari sa kanila. Sinabi ng ina ni Buwa na pumasok sa loob ng bahay. Sinabi din ito kay Yod na huwag susundan ang kanyang anak. Nang makapasok sila sa loob, nakita niya ang kanyang anak na umiiyak. Ginamot niya sugat ng kanyang anak. Tinanong niya ito kung umiiyak ba siya nang dahil sa mga lalaking bumato sa kanya. Umiling naman si Buwa. Sinabi nito sa kanyang ina na mimiss niya ang kanyang ama. Sinabi naman ng kanyang ina na wala nang dahilan para mamiss niya ito. Dahil iniwan lamang sila nito kaya dapat daw ay ihinto na nito ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos, lumabas ang ina ni Buwa. Nakita niya na naghihintay pa din sa labas si Yod. Sinabi sa kanya ng babae na hindi niya maaaring pakasalan si Buwa. At sinabihan din niya ito na titigil ng pakikipagkita sa kanyang anak. Pinaalala din niya kay Yod na si Buwa ay isang pipe. Sinabi din ito na bakit niya gugustuhin na pakasalan ang isang pipe. Saka masyado pa silang mga bata para sila ay magpakasal. Ayaw din niyang humantong ang relasyon nila sa isang masakit na hiwalayan kung saan mawawasak ang puso ng kanyang anak. Sinabi din niya sa lalaki kung alam ba nito ang aabutin niyang kahihiyan kung papakasalan ang kanyang anak, lalo na sa kanyang mga magulang. Hindi daw niya kaya magdusa o lait-laitin ng pamilya ni Yod ang kanyang anak dahil ito ay isang pipe. Sinabi naman ni Yod sa ina ni Buwa na dapat sila ni Buwa ang magpapasya kung maghihiwalay sila o hindi at hindi ang kanilang mga magulang ang magdidesisyon nun para sa kanila. Nang makauwi si Yod sa kanilang bahay, kinumpronta din siya ng kanyang ina at pinag-usapan din nila kung ano ang napag-usapan nila ng ina ni Buwa. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi siya papayag na pakasalan si Buwa. Akala ni Yod ay nagbibiro lamang ang kanyang ina. Sa kanya sinabing ito ay kumalma lang. Biniro niya ito na si Buwa nga ay isang pipe at ang ibig sabihin daw nun
ay hindi sila masyado makakapag-away. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na magiging kawawa at kahiya-hiya lang siya kung itutuloy nito ang kanilang kasal. Ngunit buo na ang desisyon ni Yod. Sinabi naman ng ama ni Yod na pumunta na lamang siya ng Bangkok para siya ay makapagtrabaho. Sinabi niya dito na hindi siya interesado sa trabaho doon. Iginingit ng kanyang ama na maaari pa siya makahanap ng ibang trabaho sa Bangkok. Sinabi niya na hindi problema ang trabaho dahil ang problema ay ayaw niyang pumunta sa Bangkok. Sina Chong, Lek at Fat ay nasa isang kantin. Nakita nila isang batang waitress doon na si Dua. Kababalik lang niya sa Nayon mula sa syudad. Sinabi sa kanya ni Chong na siya ay gumanda na bumalik ito sa kanilang Nayon. Habang nagsaserve siya sa tatlo, sinabi ni Chong na gumanda din ang kanyang katawan. Tinanong siya ni Dua kung hindi pa ba siya kasal saka ito umalis. Nang siya ay tumalikod, hinawakan ni Chong ang kanyang puwet. Nagalit si Dua sa ginawa nito kaya niya ito sinampal. Sina Yod at Bua ay muling pupunta sa ilog. Nakahuli sila ng ilang isda saka nila ito inihaw. Sa gilid ng ilog, sinabi ni Yod kay Bua ang gusto niya maging buhay kasama siya. Nais niya magkaroon sila ng isang maliit na pamilya at simpleng pamumuhay kahit na siya isang magsasaka lamang. Sinabi niya pa kay Bua na magiging masaya siya habang sila ay magkasama. Sina Fat at Lek ay nasa ilog na sandali ding yun. Hinamon ni Lek si Fat na nakawin ang isda na nahuli ng isang matandang babae. Nangako siya na ihahatid siya nito pa uwi kung magagawa niya nakawin ang isda na nahuli ng babae. Agad namang ninakaw ni Fat ang nahuling isda ng babae. Saka sila tumakas, nagalit ang babae sa ginawa nila, saka sila ay sinumpa. Nang mapagod sila sa kanilang pagtakbo, sinabi ni Fat kay Lek na gawin ang pangako nito na ihahatid siya sa kanyang bahay. Tumanggi naman ito sa sinabi niya. Dinala nila ang isda sa kanilang boss na si Chong habang ito ay kumakain. Sinabihan niya ang mga ito na sila ay mga estupidong magnanakaw. Sinabi pa niya sa mga ito na dapat ay hinintay nila na mahuli ng babae ang lahat ng isda bago nila iyon ninakaw. Dahil kakaunti lang ang dala nilang isda. Habang nag-uusap silang tatlo, dumaan si Nayod at Bua na nakasakay sa bisikleta. Kinarang sila ng tatlo saka kinuha ang mga nahuli nilang isda. Nakipagtalo si Yod sa kanila at pinapabalik ang nahuli nilang isda. Kinarap naman ni Chong si Bua saka sinabing si Bua ay napaka-hot saka ito nagtangka na hawakan ng dalaga. Mabuti na lamang at biglang dumating ang asawa ni Chong na si Chin. Pinalis niya ang mga lalaki. Sinabi din niya kay Chong na ibalik sa dalawang isda na kinuha nila. Tinanong siya ni Chong kung nakalimutan na ba niya na siya ay kasal na. Nang makaalis ang magkasintahan, nagalit si Chong kay Chin dahil sa ginawa nito. Kinatid ni Yod si Bua sa bahay nito saka siya umuwi. Nang makauwi na siya, sinabi muli sa kanya ng kanyang ama na pumunta na siya sa Bangkok. Tumanggi na naman siya sa sinabi ng kanyang ama. Sinabi din ng kanyang ama na hindi niya pwedeng pakasalan si Bua. Sinabi niya sa kanyang ama na buo na ang kanyang desisyon saka siya umalis. Nang sumunod na araw, si Bua ay naglalakad papunta sa palengke. Nakita niya si Nalek at Fat. Inasar siya ng mga ito. Agad naman siyang umalis. Bumili siya ng saging at habang papauwi na siya, ninakawan ng unano ang nadaanan niyang tindahan ng saging. Nakita ng tendera na nawawala at ninakaw ang paninda niyang saging. Nakita niya si Bua na may dala saging. Inakala niyang ito ang kumuha ng saging kaya sinampal niya si Bua ng paulit-ulit. Saka siya umuwi ng luhaan. Nakita niya sa kanilang bahay ang ina ni Yod na nakikipag-usap sa kanyang ina. Sinabi nito sa ina ni Bua na nais nila makapagtrabaho si Yod sa Bangkok. At si Bua ang dahilan kung bakit ayaw umalis ng kanilang anak. Nakiusap ito sa ina ni Bua na pagsabihan niya si Bua na layuan ng kanilang anak. Dahil sa kanyang narinig, pumunta si Bua sa bukid saka umiyak. Nakita naman siya ni Yod doon. Sinigurado sa kanya ni Yod na hindi sila maghihiwalay at lagi lang sila magkasama at walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Lumusong sa ilog si Yod saka siya ng huli ng isda. Si Bua naman ay nasa gilid lamang ng ilog. Biglang dumating si Na Chong, saka kinidnap si Bua. Dahil siya ay pipi, hindi niya nagawang sumigaw para humingi ng tulong. Dahil doon, madali siyang natangay ng mga lalaki sa gubat. Nang matapos si Yod sa kanyang ginagawa, hindi niya makita kung nasaan si Bua. Isinisigaw niya ang pangalan nito. Si Bua ay walang laban sa mga lalaki. Inalis ni Chong ang kanyang pang-ibabang damit at balak niya itong pagsamantalahan. Pero bago niya yung magawa, bigla siyang inatake ni Yod. Ngunit, mabilis siyang nahawakan ni Nalek at Fat. Pinagsisipa nila sa kabinugbog. Wala siyang nagawa habang nire-rape ni Chong ang kanyang kasintahan. Sinabi sa kanya ng dalawang lalaki na sila naman ang susunod pagkatapos ni Chong. Sinaktan nila ng husto si Yod hanggang sa ito ay mamatay. Nang matapos na si Chong, tinulak siya ni Bua saka nagpunta kay Yod.
Napansin niya na hindi na ito humihinga. Kinampas niya ang mga lalaki. Gumanti naman ang mga ito sa kanya. Sinaktan siya nito hanggang siya ay mamatay. Matapos nalang mapatay ang dalawa, naghukay ang mga ito na isang hukay. Sa kanila inilibing ang dalawa. Nang gabing iyon, naghihintay sa kanilang pag-uwi ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi sila nakauwi ng gabing iyon. Nang sumunod na araw, nagpunta ang mga magulang ni Yod sa ina ni Bua. Ngunit sumagot ang ina ni Bua na hindi din niya makita ang kanyang anak. Nagsama-sama sila para hanapin ang kanilang mga anak. Nagpunta sila sa bukid. Sinabi na nakasalubong nila na nakita niya si Yod at Bua nakasama sina Chong, Lek at Fat. Pinuntahan nila si Chong para hanapin sa kanya ang dalawa. Marin naman niya itong itinanggi na hindi niya nakita ang dalawa. Pinagbantaan nila ito na kanila itong isusumpa. Sinabi naman ni Chong na wala siyang pakialam. Nang makalis sila, tinanong siya ng kanyang asawa kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng dalawa. Ngunit sinakal siya nito sa kasinabing huwag na siyang magsasalita o makipag-usap pa sa mga magulang ng dalawa. Nagpunta sila sa mga pulis para sabihin na nawawala ang dalawa. Ngunit matapos ang ilang beses na paghahanap, sumuko din ang mga ito. Ang tatlo ay nasa gubat para maghunting. Napansin nila na balisa si Fat. Sinabi nito sa kanila na nagkaroon siya ng bangungot kaya kailangan na nilang ipagtapat ng kanilang ginawa. Sinabi naman ng mga ito sa kanya na kapag sila ay nagtapat, sila ay makukulong. Tinutukan siya ng baril ni Chong at sinabing papatayin siya nito. Nagpatuloy sila sa kanilang paghahunting. Habang naglalakad, nakakita si Fat at Lek ng nakaputing babae. Nang gabi din iyon, pagkatapos nilang uminom, habang umiihi si Lek, nakita niya ang bangkay ni Bua sa harap ng kanilang bahay. Nakita din ni Fat ang nakita ni Lek. Nang makauwi na si Lek para matulog, nakakita siya ng multo na papalapit sa kanya. Mabilis siyang umalis sa kanyang higaan saka nagtago sa ilalim ng bahay. Kinabukasan, nagpunta si Lek sa kanyang hiding place. Naroon din si Fat. Sinabi sa kanya ni Fat kung ano ang napanaginipan niya. Sinabi naman ni Fat na napanaginipan din niya ang napanaginipan nito noong nakaraang gabi. Sinabi nito kay Lek na kailangan na nilang magpunta sa Bangkok. Ngunit tumanggi si Lek. Nang sumunod na araw, nasa kagubatan si Lek para manghunting. Nakita niya ang multo na sinusundan siya. Sa kanyang takot nahulog siya. Nang sumunod na araw, nakaharap ng ama ni Yod si Fat. Sinabihan niya ito na magtapat na kung ayaw matulad kay Lek na namatay na. Natakot si Fat kaya pinuntahan niya si Chong. Sinabi nito sa kanya na kailanman ay hindi sila aamin. Iginit naman ni Fat na kailangan na nilang magtapat. Dahil doon, sinuntok siya ni Chong. Nagpunta si Fat sa ilog para mangisda. Napansin niya mayroong kakaiba sa tubig. Inatake siya nito sa kasya ni Lulod. Nagsimula na din managinip ni Chong ng tungkol kay Bua at Yod. Isang gabi, habang siya nakatayo sa kanyang higaan, iniisip niya na mayroong multo sa kanilang bahay. Kumuha siya ng kutsilyo saka sinaksak ang inaakalang multo. Yun pala, ay ang kanyang asawa. Dumating sina Yod at Bua. Inatake siya ng mga ito. Saka siya nagising na nakatali na ang kanyang leeg na isang lubid. Sinabi ni Yod sa kanya na dapat ay hindi siya matakot sa multo dahil sila ay hindi multo. Kinuwento niya na pagkatapos nilang umalis, bumuhos ang ulan kaya siya nakatayo. Iniligtas din niya si Bua. Saka sila nagpa siya na magiganti sa kanila. Siya din ang bumaril kay Lek at lumunod kay Fat. At bilang isang lalaki, dapat siya mag-suicide. Nagmamakaawa naman si Chong sa kanila. Ngunit hindi sila pumayag. Sinabi niya dito na gusto din nilang mabuhay bago sila dumating at sirain ang kanilang mga buhay. Inalis nila ang upuan na tinatapakan nito. Sa kanila ito hinayaan na magbigti. At dito na po nagtatapos ang pelikulang ito. Kapatid, kung nagustuhan mong video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat po. At hanggang sa muli.